lang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na maputungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais makasama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo ay narito sapagkat ito'y biyaya ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos, at tayo'y tumugon sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Alam natin na sa simbahan, ang dalawang haligi ay si San Pedro at San Pablo. Bukod sa kanilang kapistahan tuwing 29 ng Hunyo, meron pang isang kapistahan ang bawat isa sa kanila. Si San Pedro ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kanyang pamumuno. Ang luklukan ni San Pedro. At alam natin na ang Santo Papa ang siyang kahalili ni San Pedro. Sapagkat ang mahalagang bahagi sa buhay ni San Pedro ay nung siya'y atasan ng ating Panginoong Hesukristo na mamuno sa simbahan. Ikaw ang bato na siyang magiging bahagi at sandigan ng simbahan. Samantalang si San Pablo, ang isa pang kapistahan sa kanya ay yung ginaganap natin ngayong araw na ito, ang kanyang pagbabagong buhay. Kung kay San Pedro, ang masasabi nating mahalagang bahagi ng buhay niya ay nung atasan siyang mamuno ng simbahan,
Kay San Pablo, ang mahalagang bahagi ng buhay niya ay nung siya'y tinawag ni Jesus sa Sareno at siya'y nagbagong buhay. Sa katunayan, mga kapatid, sa ating lahat, ang pinakamahalagang bahagi ng buhay natin ay sa pagbabagong buhay. At ang pagbabagong buhay, mga kapatid, hindi po nangyayari minsanan lang. Siguro nga narinig natin, binigyang pansin at halaga ang pagbabagong buhay na nangyari sa Damasco para kay San Pablo. Ngunit ang pagbabagong buhay ay pang-araw-araw na karanasan natin. At ang isang aral na ating dapat matutunan at maalala, ang pagbabagong buhay ay biyaya ng Diyos. Kung kaya't nakita natin, tinawag si San Pablo ni Jesus Nazareno. Hindi ito kaya ni San Pablo sa kanyang sariling lakas lang. Ito ay biyaya ng Diyos. Kaya nga't sinabi ko kanina, yung pagpunta nyo rito, biyaya ng Diyos. Dahil kahit gustuhin nyo magsimba sa Quiapo, kung hindi ito diloob ng Diyos, hindi kayo makakarating dito. Niloob ng Diyos na kayo'y pumarito. Natitiyak ko ngayong umagang ito, may mga taong ginustong pumunta rito, pero wala sila ngayon sa misang ito. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Ngunit ang pagbabagong buhay din, bagamat ito'y biyaya ng Diyos, ito ay tugon din ng tao. Marami rin hong tinawag si Jesus sa Sareno magsimba ngayon. Pero siguro mas masarap yung matulog muna at tumiga na lang. May mga tinawag din si Jesus sa Sareno magsimba ngayon. Pero siguro nakita, tinawag sila nung kaibigan nila sinabing sa Divisoria na lang tayo pumunta. Mamili na lang tayo doon. O mamasyal na lang tayo. Kung kaya nga't ang biyaya ay ibinibigay sa atin, ngunit ang biyaya din ay kailangan nating tugunan. Kailangan daw magpanagpo ang biyaya ng Diyos at ang tugon ng tao para mangyari ang isang himala, ang isang pagpapala. At nabanggit ko na isang linggo, itinuturo sa atin ng simbahan ang unang himala, ang mahalagang biyaya na galing sa Espiritu Santo ay pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay. Kung ika'y yumaman dahil nagnonobena ka sa Quiapo, pero hindi ka nagbagong buhay, hindi pa kumpleto ang himala sa buhay mo. Kung nakapag-asawa ka at pinaniniwala mong ito'y sagot sa iyo ni Jesus Nazareno, pero kung hindi ka pa rin nagbabagong buhay, hindi pa buo ang sagot na ibinibigay sa iyo ni Jesus Nazareno. Sapagkat walang saysay ang biyaya kung walang pagbabagong buhay. Ulitin ko po, walang saysay ang ipinagkaloob sa atin kung hindi kalakip dito ang pagbabagong buhay. Sapagkat ang tunay na biyaya at pagpapala na ibinibigay ni Jesus sa Sareno ay pagbabagong buhay. Kaya nga siya namatay sa krus para magkaroon tayo ng bagong buhay. At gaya ng sabi ko kanina,
ang pagbabagong buhay, hindi lang minsanan. Hindi lang ito nagaganap minsan sa ating buhay. Ang pagbabagong buhay, araw-araw. Kaya wag po tayong mapagod. Wag po tayong maubos ng pasensya. Wag tayong susuko at sasabing, ganito talaga ako eh. Hindi na ako magbabago. Sapagkat araw-araw na ibibigay sa atin ang biyaya. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Ano yung sa buhay natin ang kailangan magbago? Madali ba uminit ang ulo mo? Madalas ka bang magsinungaling? Sinisira mo ba lagi yung mga pangako mo? May problema ka ba sa katapatan, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo? Hilingin natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno na tulungan tayong magbago. Habang may buhay, may pag-asa sa pagbabago. Sapagkat hindi rin magsasawa at hindi mapapagod si Jesus sa Sareno na tulungan tayong magbagong buhay. Sapagkat katulad ni San Pablo, isang makasalanan, isang mamamatay tao, binigyan siya ng pagkakataon. Kaya nga ngayon, tinatanghal natin siyang dakilang apostol, tagapagpahayag ng mabuting balita, isang santo, sapagkat tinanggap niya ang biyaya ng pagbabagong buhay at tumugon siya sa pagbabagong buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat.